Hello mga kababayan, magandang gabi, magandang araw. Kumusta po kayo? At sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa ngayon, magpalit tayo ng mid-wire dahil naubusan na tayo. At ipapakita ko sa inyo kung paano ang magpalit ng mid-wire. Alam ko marami ng mga videos o mga nag-upload nito, pero siyempre mas kakaiba yung akin dahil niningitian ko kayo. O ingat kayo palagi guys, at ito lang ang ating ipapakita ko sa inyo. Dalawa po ang ruler niyan. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Ayan, kita na. Ito po yung ruler niya. Ito yung isang roller. Ito ay para sa flux cord. Ito. Ngayon ang gamit natin ay solid wire, kaya ito ang gamit natin. Ang gamit po naming wire dito ay 0.9 lang. 0.9 lang na wire. Maraming mga wire na pwedeng gamitin ay 1.2, 1.9. Depende sa required ng employer o customer. Pero dito sa amin, ang gamit namin ay 0.9 lang. Muli, ito yung pinakasabitan ng ating dito. Ayan, ang ating mid-wire. Kaha ng mid-wire. Ayan, dyan po natin tatapat yan. Oop, pasok natin. Yun. Yun, ipasok na. Tapos, ito naman ay ipasok ulit natin dito sa ruler. Sa loob. Ayan. Ito. Yun. Pasok ko siya. Hanggang doon, sa kabila yan. Palampasin natin. Yun. Okay, pumasok na. Yun. Kakabit na natin ang lock. Oops. Okay na, ganun lang kasimple. Merong yan, itong roller na ito, may 1.2, 1.9 din yung pinaka niya, pinaka guide niya. Ang pinili natin ay 0.9, kasi 0.9 ang gamit natin. So ngayon, lagyan na natin itong lock. Tapos may pindutan yan. Kung nakikita nyo dito, yan, F cow M, F cow R, P. Ang gamit natin ay solid wire ka na, P ang gamit natin. Ngayon pindutin natin to para tumakbo na ito. Yun, kita nyo na guys ha. Maraming salamat sala sa lahat ng mga nag-share sa ating mga video. To all OFWs around the world. Barangay Kabugaw, Kawayan City, Isabela, Bisig City, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. At ingat po kayo palagi. Hintayin natin na lumabas yung wire. Oh, sarado na. Sumabit na dito yan. Ibig sabihin, andito na yan. Dalawin natin yung tip. Kasi minsan yung wire sumasabit dito yan sa tip. Ayan. O yun, lumabas na. O ipasok ulit natin. Minsan kasi lumuluwag to. Kaya higpitan natin. Tapos ang pinakadahilan ng mga blow holes, pagkabarado na yan, yung loob niyan. Pag marami ng spatter, wala na, ang hangin hindi na makalabas. Kaya kailangan linisin natin lagi. Kaya meron tayong ganito, flies, long nose. Pangkating na rin ng mig wire. Pagka na pa, bawa puno na ng spatter, ito yung pandukot mo. Yun. Basta mamili ka guys, ayun o, may number o.
0.6, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.6, 2.4. Mamimili ka dyan, pero ang gamit natin ay 0.9, kaya dyan tayo sa 0.9. O, lumabas na yung wire. O, thank you ulit guys ha. O, thank you. Sana hindi kayo magsawa at patuloy na i-share ang ating mga video para kahit papano may matulungan tayo. At tungkol doon sa akin sinasabing dapat nag-college ako kahit 1 year lang, abangan nyo yan, malaking tulong po yan. Sa mga gustong mag-welder fabricator na gustong pumunta dito sa Australia, Canada, hindi lang kay welder fabricator, pati yung mga sa mekaniko, painting, lahat ng mga skilled workers, pwede kayo. Basta mag-college kayo kahit isang taon lang para mas madali ang pagpunta nyo dito. Ha? Ingat guys, keep safe always. Thank you.